So, good afternoon po sa ating lahat. So, this is Coach Justin Valles of the IPASS Academy Middle East Online Review. Today, I am proud and honored to share with you great news of another passer sa ating review program. Not only did he avail of that of the review, but also that of our processing services. This is none other than Sir Abraham Abogadie, Philippine RN, and Haad RN din po ngayon. Hello po, sir. Good afternoon po. Sir, before we proceed, kumusta ang inyong pakiramdam ngayon na nakapasa na kayo? Sir, sa ngayon, napakasaya ng pakiramdam. Lalo't lalo na matagal akong nangarap na makabalik ng UAE at eto na, halos sabot kami na para mapagtrabaho na ulit din. Ah, okay, so bali may work experience ka na, sir, sa UAE. Opo, pero hindi po as a nurse, sir. Sa oil and gas po. Maintenance. So at least parang gusto mo ng practice ng profession mo talaga. Opo, nagbalik loob lang po ako sa nursing last 2019. After 10 years po. In preparation lang para makapag-exam ka at para mag-ano ka. Actually, sir, nakapasa ko lang din po ng board exam last 2019. So graduate po ako ng 2009 and then nag-try po ako dati, hindi pinapalad. So nagtrabaho po muna ako and then nagtry na po ako ulit 2019 after 10 years nagbalik loob po sa nursing. Nagdire-diretso po tayo sa swerte. Hindi ko masasabing swerte kasi nakita ko din yung hard work, nakita ko rin yung alam mo hindi this is the first time na makikita kita na kahit paano face to face and everything pero still na nararamdaman ko yung anxious na feeling sa end mo eh kapag ka mayroon kang binabalita sa akin about the exam. Eh. So yun, talagang yung curiosity. Alam mo yung ini-invest in that of an examination. It's not just yung pera, kundi yung effort, yung oras. So, I do believe alam mo yan based on that of the experiences. Kukumpara mo, sir, na-mention mo na nag-take ka ng NLE nung nakaraan and then napinalad ka ng 2019 and now na pinalad ka 2022, 3 years later, in that of an international license as a Haad RN. Paano madi-differentiate yung pag-take ng Philippine board exam to that of an international board exam? Mas mahirap po yung local board po natin kung sa totoo. So, meron din po kasi sa international board exam, nandun kasi yung parang will ka na eh. Kakaibang mag-i-step ka na po, sir, eh. Hindi lang po dito sa atin eh. So yung regarding sa exam naman, sir, medyo may madali. Pero yung napunta sa akin ng pangalawang exam ko, sir, nung kung natatandaan nyo, nagtanong ako ng possible questions po ulit. Akala ko po ma-encounter ko ulit, which is not. So hindi po sila na-encounter ulit. Mas mahirap po yung pangalawa kong exam. So at least, may medyo nagkaroon ka ng conscious na experience kasi parang looking at your experiences sa examinations, you parang very open ka na you will nag-fail ka initially tapos eventually na ipapasa mo. So ano yung pakiramdam? Kasi parang kumbaga naulit yung nangyari nung nag-Philippine board exam ka, nung nag-NLE ka, naulit ngayon dito. Kasi nga nagkaroon ng pangalawang exam at yun yung naipasa mo. Ano yung pakiramdam? Ang pakiramdam ko, sir, nung pagbalita sa akin na pumasa po ako, sir. Wala po akong ibang ginawa at wala akong ibang nasabi, kundi umiyak lang po ako nang umiyak sa sobrang saya. Tinatawagan ko po sila nanay, misis ko, para gusto kong balita sa kanila yung nararamdaman ko yung oras na yun, sir. Hanggang sa nasabi ko lang din po, sir, sa una ko nasabi, sa mga anak ko. Kasi si nanay po nasa Canada, iba po yung oras. Misis naman, umalis po. So kumukontak ako. So nasabi ko po yung aking kagalakan is sa aking mga anak na. Napakasaya po, sir. Sobra, ibang feeling. So, fulfilling po yung pagpasa ng international board exam. Nadala mo sa aming picture, hindi ka nagpadala ng solo na tour, ang pinadala mo, picture ng pamilya mo. So okay. I do think na talagang sila ang inspiration, sila ang drive. Okay. Just like any one of us, na mga pamilyado na sila talaga dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho. Pag yung exam, sir, during the review, na-mention mo, tatrabaho ka, ikaw ay pamilyado, bilang isang asawa, meron ka mga anak. Ngayon, paano nakatulong ang IPASS doon sa personal na situation mo in terms of review and processing? Ano yung itulong ng IPASS, sir? Malaking na itulong po ang IPASS, sir, lalo na bago kasi ako nag-enroll sa IPASS, sir, nag-search muna ako sa Facebook kung ano yung mga possible na pwedeng gawin lalo na nagkatrabaho. Eh, ang kagandahan po, sir, meron po siyang model. So, recorded video, sir, kahit nasa trabaho ko actually, nakasaksak yung headset ko pag hindi ako ganun ka-busy. Pag nagda-drive ako, pag inaatid ko yung mga bata, naka-headset pa rin ako. Minsan nakikinig ako kay Ma'am Haya. Minsan nag-reply nga kay Ma'am Haya, "Ma'am, mag-out lang po ako saglit. Nagda-drive ako, susunod yung mga bata." Sabi niya, "Oh, sige, sir." Tapos, ayun po, patuloy pa rin po kahit may ginagawa ako. Nakikinig ako, sir. Kahit linalagay ko po sa TV yung video ni Ma'am Haya, kahit may ginagawa ako, halimbawa nagtutupi or na Ma'am Lunch actually, nakikinig pa rin ako sa kanya. Tapos, books, review ko ulit. Pero, ilang beses lang po ako
attend na ano sir, ng online actually mga siguro 6 times or 7 times lang po. Talagang malaking tulong po yung mga recorded video. Kasi ako narinig na combination ulit yung ano, yung success story mo. Kasi parang kadalasan talaga naririnig natin dito, bihira na lang, maliban dun sa iba. Yung iba kasi sobrang stress. Opo. Talagang katutok sa review. Yung sa iyo sir, it's different. Kasi, di ba, kumbaga, nabanggit mo yung mga personal situations na pinagdadaanan ng isang ama, ng isang asawa, ng isang manggagawa, na ikaw ay hands-on sa mga bagay na yun. Pero may nakalagay pa rin na headset sa ano, nakikinig pa din. So, napakalaking bagay, whether formal or informal approach, mabuti at masaya naman kami na kami ay kakatulong, kumbaga, sa iyo. Bago natin i-end yung ating short na panayam sa inyo ngayong hapon, gusto ko lang malaman, ano yung inyong abiso sa mga inyong mga kaklase. Siyempre, hindi ka na namin estudyante ngayon, isa ka ng Middle East passer. Ilang isang Middle East passer. Siyempre, tinitingala ka ngayon ng iyong mga kaklase. Gusto nilang malaman, ano yung advice mo sa kanila or words of inspiration para sila ma-motivate to go on with their review? Actually, sir, meron na akong naikayat na dalawa akong katrabaho na mag-apply sa online, ano ngayon, sa IPASS. So, ewan ko kung nakapag-start na sila ng process or mag-take pa lang sila ng BLS pa. Pero actually alam po kumontak na po sila sa ano sa IPASS team. So ayun nga po sir, sabi ko, wag mawala ng pag-asa, syempre una sa lahat magdasal. Wag maging masyadong confident, may tiwala dapat sa sarili. Tsaka kung halimbawa medyo nahirapan sa tanong, isarado lang yung mata, mga 3 seconds sir, 3 to 5 seconds. Dasal ka lang, Lord, guide mo ako, hindi ko alam ang sagot. Alas ganun nangyari sa akin sir. Kasi talagang mahirap yung second exam ko sir. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Lord, kayo na pong bahala. Talagang asawa po ng Diyos. Ayun, tinulungan ako makasagot ng maayos sa mga tanong. Kaya ako marinig, sir, na alam niyo yun. Yung kasi usually, yung mga tinatanong sa atin ng ating mga estudyante na iba, okay, na hindi nila, para bang, you know, yung practical, kailangan lang natin ibalik. So, nakikita ko kasi ito ngayon sa inyo, kahit paano, yung composure pala during the examination ay talagang existing na sa inyo. Even just through conversation ngayon. So, masaya, okay, I'm sure na pag narinig nila itong balita ito na itong recording na ito na ating interview ay sila ay makikikaya sila pagpatuloy yung kanilang journey papunta sa kanilang pangarap. So any plans sir Ram in the future? Paalis ka na ba? Nagitan na lang po ako ng visa. Before po ako mag-take ng exam, nakapag-process na po ako ng papel. Nakapag-process ako through online. Buti na lang po yung company pinapinasukan ko, tumatanggap po sila pag nakaprocess na yung data flow. So ayun po yung advantage ko. Pagkapas ako po nung po maibigay na sa akin result, nag-email lang po ako sa company sa Abu Dhabi. Pinasa na po nila yung for license ko, sir. Bali, nihintay na lang po. Ngayon, nasakto lang po ng Ramadan. 1 month. Plus, long weekend. So, yun na lang po inihintay, sir. Bali, license. Tapos po, medical. Dito na lang daw po. Tapos, visa. So, more or less, sir, mga this month or early next month, makakaalis na po tayo. So, I'm very happy, sir Ram, na at least, ano, hindi ko baga na nabubuo mo yung pangarap mo. So, okay. I do hope na, I wish you all the best. On behalf of the IPASS team, kaming lahat mula sa inyong mga educators, kay Ma'am Rachel, kay Sir Mike, maraming salamat. Opo. Kasi, maraming salamat din po, sir. Kasi to lang, kayo yung dahilan kung bakit kami mas lalong namomotivate na kahit mahaba yung hours natin for the review, kahit na medyo mahirap, nevertheless, talagang pumapasok kami para makita at makarinig ng good news sa inyo. Opo. Yung makarinig na pumasako, drama, yung mga words of inspiration na nanggagaling sa inyo para ma-motivate din yung iba ninyong mga klase. Which is sometimes mahirap din kasi talaga i-motivate ang sarili sa pagod. Opo. So yung makarinig stress sa inyo na napagsabay-sabay niyo lahat. Maraming salamat, Sir Ram. Magpapasalamat lang po sa buong team ng IPASS, sir, sa inyo po, lalong-lalo na sa inyo, ha? Dahil panay ang send nyo ng update sa amin kay Ma'am Haya, kahit na ilang beses ko lang po siyang nakita, kay Sir Chris, kahit ilang beses lang po nila ako nakita, actually kung natatandan pa nila ako, Abraham, o ganun lang po sila. Tapos sa buong team, sir, pag nagsend po ako ng email kagad, may update naman po sila, mababait po lahat, sir. Tsaka madaling kausap, mga active po sa ano, sa pagtulong. Maraming salamat, sir, sa salamat sa amin. Kami din ay taus-pusong magpapasalamat sa inyo dahil ginawa nyo kaming parte ng inyong success story. Apo, and hopefully sa mga future plans ninyo. Maraming salamat, sir.